Magandang araw. Sa araw-araw ng buhay ko bilang isang magbababoy, kung hindi problema sa baboyan ang aking sinusolusyunan, ay problema naman ng ibang magbababoy. Siyempre nga, dahil tayo nasa social media, ay kailangan nating sumagot sa mga nagpi-PM sa atin. Sa araw-araw, meron tayong maraming sinasagot ng mga PM sa atin, maliban doon sa ating group chat. Gaya ng isang ito, ito'y naging usapin dati sa isa kong vlog, kung saan tayo pa nga ay nasabihan ng iba't ibang mga commentator. Pero ako'y di nagsasalita ng walang patunay gaya nito. May nagtanong sa atin, at ito yung sabi ko. So palagi akong nagtatanong muna bago ako sumagot sa kaniyang mga katanungan. Kailangan kasi alam ko yung mga nangyari sa kaniyang alaga para alam ko din yung ibibigay na sagot. Kaya dito sabi ko, anong sakit at anong edad? Wala man ako idea, bigyan niyo ako idea sa nangyari sa bike niyo. Sabi niya nagtatae at naging reason daw po ng pagtatae sa pagkakaalam niya ay yung inumin tubig galing sa nawasan na may chlorine etc. Naturukan na sila ng bacterid, tinaasan na ng dosage pero ganun pa rin. Ngayon sabi ko sa kanya, sabi mo itinurok niyo ito. Kasi sabi niya sa akin nung una, nagturok siya naman ng Baytrail, hindi bacterid. Nag-consult po kami sa vet. Tinanong niya ang nangyari, binigyan kami ng Baytrail 1 ml daw. Nagturok namin, kaso nagtamlay pa rin yung iba. Sabi ko anong edad ng mga biik? Sabi niya kahapon isa lang tamlay, ngayon 5 na. 3 weeks na po sa amin alaga simula mabili namin sila. Sinahin po namin sila dinampo. Nasa 10 to 12 kilos na kami nagkondisyon. Sabi niya wala pa kasi nga pumayat na sila. Sabi ko ibig sabihin nasusukpa, kinuha nyo na. Pero bago sila nagtay, ganun timbang nila. Opo. Ibig sabihin kinuha nila nung nasa inahin pa. Pagdating sa inyo sabi ko, kako marunong kumain. Opo, nautay. Ibig sabihin pa konti-konti lang. Okay na po sila, kagaganda na. Kaso ganun nga po. Sabi ko mali kasi yan, huwag kayo bibili ng biik na nasa nanay pa. Mabilis yan magkasakit. After one week nagkakasakit yan. Ang biik na nasa nanay maganda talaga yan dahil nakakadede ng gatas. Sabi niya taga Quezon po kami halos lahat. Dene ganun po kasi. Wala kami mabibili kapag inantay namin na kondisyon agawan sa biik. Sabi ko naman, pero pag nasa inyo na, papangit na yan kasi wala namang gatas na. So wala na kasing nadededi sa inahin, kaya maganda yung biik kasi dahil sa gatas. Sabi niya, may solusyon pa kaya? Sabi ko kako, pwede yan kung marunong kayo magkondisyon sa ganyang mga biik. Kapag kakukunin nyo sa inahin, yung mga ganyang biik na hindi pa gaano marunong kumain, tapos sasabihin nyo, maganda naman eh. Okay yan kung marunong kayong magkondisyon, pero kung wala kayong idea sa pagkakondisyon ng mga biik, delikado po yan. Gaya nitong nangyari sa kanila, hindi naman nila alam pati yung medication at paano lalakas kumain. So ganyan yung nangyari, nagtae, nagkasakit nga. After one week, ganun nga yung nangyari. Anong kulay ng tae? Sabi ko kako, tubig na ba? Opo, tubig na. So, pag ganun kasi, pag tubig na, delikado na po yan. Actually, sira na lining ng bitukan yan. Pwede nyong gawin is yakult nyo. So, sa mga ganyang bagay po, ano, pagka natapos na turukan ng antibiotic at wala pa rin, yakult na po ang inirekomenda ko niyan. Dahil sa yakult kasi, pagkain na yan dahil gatas yan at meron niyang mga probiotics na pwedeng pumigil doon sa pagtatain ng mga biik. Sabi niya, no need na po magturok ulit. Sabi ko, one bottle Yakult umaga, one bottle Yakult sa tanghali, isa sa hapon. Perbiik po ba? Perbiik po yan. So, gamit ka lang ng 10 ml syringe na walang karayom kung mas maganda kung merong kang fiberglass syringe. So yan po yung aking ginagawa sa mga ganong sitwasyon na pagka na-medication na ng mga antibiotic at wala pa rin. Yakult na po ang ibinibigay ko. Tested ko na po yan sa farm. Kanya nga lang, pagka mag-yakult ka, pag gumaling na, tapos, minsan kasi pag na-yakult mo, gustong-gusto nila yung yakult, pero hindi na sila kumakain ng feeds. Kaya ang ginagawa ko dyan, minimix ko yung yakult doon sa feeds para matuto silang kumain ulit ng feeds. Pagka magaling na silang kumain ng feeds, pag okay na, so inaalis ko na yung yakult para feeds na lang, tapos nagtuturok ulit naman ako ng antibiotic. Yung mga general antibiotic lang, like Sustalinil A, Teramycinil A, yun lang. Alamycinil A, yun lang. Para maging okay ulit yung kanilang katawan. Maalis yung lahat ng bakterya na meron sila. So gaya ng sabi ko ulit, uulitin ko ulit, huwag kayong bibili ng mga biik na nasa nanay pa, lalo kung mahina pang kumain. Nasasabi lang ito ng mga marunong na mag-alaga ng baboy. Bumibili sila ng ganun. Pero pagka hindi ka naman marunong mag-condition sa mga biik na binili mo na nasa inahin pa, huwag ka na lang bibili. Sayang lang yung pera, magkakaproblema ka pa. Stress ka na nga sa buhay, mahal pa yung pakain, matatalo ka niyan. At hindi na rin maganda yung paglaki niyan dahil nagkaroon na ng sakit. Bababa na ang timbang, kukondisyon mo ulit para gumanda at maghahabol ka na sa kanyang growth. So, mahirap po yan, pakatandaan na lang. Salamat po. Yun lang naman yung ating video sa ngayon. Salamat po sa palagi ninyong panonood. Bye-bye po at salamat sa Diyos.